si Maalam TV at salamat na i-click mo yung aking maliit na channel sa YouTube. Sana makatulong itong aking video sa iyo at sa iba pa. Meron tayong differential gear dito. Alamin natin ito. Ito ba ay high speed or low speed? Kasi merong mga nagtatanong sa ating comment section patungkol sa differential. Una niyang tanong, paano ko naman malalaman ang speed ratio ng differential ko? Kung ito ay nakakabit pa? At kung walang naka-indicate? Yun. Pangalawang tanong niya, paano malalaman kung yung differential ay mayroon ng diferensya? Oh no! Salamat sa comment niyo. Okay, meron na tayong hinanda rito na differential gear. Alamin natin yung kanyang ratio, kanyang speed. Kung ito ba ay low speed, chichika natin. Kung high speed, chichika natin. Alipunod dyan sa dalawa. Ngayon, mag-umpisa tayo dun sa pinion gear. Bibilangin natin at meron na po siyang marka. Yun. Kung nakikita nyo yun, yung puti na yun, yun yung bibilangin natin. Yung mga gear niya. Ang pinion gear. Umpisa na natin, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin po, makakaalam, ang gear, pinion gear natin ay 10. Okay? 10 ang pinion gear natin. 10. Then ang pinion gear natin. Ngayon, alamin naman natin kung ilan merong gear ito. Doon natin malalaman kung low speed siya o high speed. Okay? Bilangin na natin. Upsa tayo dito. Nakikita ba? Okay. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
Ibig sabihin 41, 41 ang ratio ng ating gear. 41, yan yung ratio. Ibig sabihin, mga kaalam, ang differential gear na ito ay high speed. Ano lang po, mga kaalam, high speed. Kaya natin, high speed. Yan. High speed itong differential na nalimbawa natin. Okay? Ngayon, alamin naman natin differential natin ang ratio niya 10 for 1, sabihin high speed, pero ang differential po natin ito ay small differential.
small lang po ito, ha, tandaan po natin, small lang ito. Ah, kasi may mga nagtatanong, alam, ano ba yung differential mo dyan? Big ba yan o small? Yun yung mga unang tanong para pasukat doon sa kanilang differential na pinaglalagay nito. Ito po ay tinatawag natin bungo, yung pinaglalagay niya. Ngayon naman, hindi natin, kasi ang tanong niya, pangalawang tanong niya, alam, paano mo malalaman kung yung differential ay meron ng diferensya? Okay, yung pangalawang tanong. Una natin gagawin, una yung aalamin ay kung meron na siyang giya to, kung malakas ng kanyang giya at salya, pihitin nyo ito, pihitin nyo pag yung malakas ang tunog niya, yung may salyada, isa yon, meron ng problema ang inyong differential. Pangalawa, paano malalaman kung meron ng tama o gaspang na naririnig or kalansing sa mga bearing? Yun. Dito yung malalaman kapag iniikot natin, ano? Yung tunog. Dito, maririnig yung tunog dito pag pinaikot nyan, eh. Pinaikot natin yan. Ano, pag matuli nito, umiikot, maririnig nyo. Yung bearing. Yan. Yung bearing. Kung sira na yung kabilaan ng bearing. Kasi ito, may bearing ito. Isa, dalawa, tatlo. May mga bearing mo yan. Sa loob. Ito, nasa labas. Ito. Like ito, may bearing dito yan. Yan. Alamang tanong niya, paano malalaman kung iyong differential ay meron ng diferensya o problema? Oh no! Ganito lang, checkin niyo po yung kung meron ng salya. Pag inikot niyo, meron ng salya. Bago tumutunog siya, tapos meron bago sumasalya, yung bago siya umikot, may marinig kayong malakas na tunog na yun po ay meron ng salya yun. At lalo na malakas yung giya. Yun. Ito naman, itong ginagamit natin, ito ay good condition ito. Itong ating ginagamit na differential na 10-4-1. Pangalawa, kung may maririnig tayong kalansing sa bearing, kabilang bearing, kasi ito tatlo ang kanyang bearing, isa sa kaliwa, isa sa kanan at sa harapan ng pinion sa propeller. Nandiyan. Natin malalaman kung mayroon ng diferensya ang ating differential. Tingnan nyo rin yung mga gear ng ngipin. Ito. Kung may mga bungi na yan, ikot nyo lang. Ikot natin. Kung mayroon ng bungi. Yan. Kasi malaking epekto yan. Uugong yan at maninira talaga. Checkin nyo. Ito naman ay good naman tong ating differential. At ganun din sa loob dun sa pinion. Tingnan nyo rin kung meron siyang bungi dun sa loob ng pinion. Dun sa loob. Yung ito ay 10 ang gear niya. Tingnan nyo kung meron ng bungi. Wala naman. Sige lang yung mga dapat nating malaman. Tingnan nyo rin yung parte kung may pudpud na rin ito. Kasi ito, kapag may tama ito, ito. Kapag may tama yan, may pudpud yan dito, may mga guwit-guwit yan. Siyempre may tama. Yung iba dyan, may mga tama na yan. Tinamaan na ng pinion gear. Kaya nagkakaroon nun dahil napabayaan din. Nawala na ang alignment ng adjustment. Lumuluwag yan kasi sa katagalan. Itong adjustment na ito, may bilugyan na adjust yan.
Yan. Naka-adjust yan kasi tayo makaikot. Yan. Ina-adjust yan. Yan. Okay. Ang ating differential nito ay high speed. Ang kanyang ratio is 10:1. Ganun lang po ang pag-check. Kung wala siyang naka-indicate na numero o dito naka-imbose, kailangan baklasin para malaman natin kung ano ang ratio ng ating differential. Mahalaga po ito, importante sa ating mga sasakyan, dahil kung dapat malaman natin, dahil kung ang ating lugar ay maraming paakyat, kailangan dun ay mag low speed tayo. Kapag patag naman, kailangan balance lang siya, kailangan high speed. Depende po sa inyo yun, kung saan po kayo location laging nandoon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para tumagal ang ating mga differential ng ating mga sasakyan. Tumagal ng taon, hindi agad tayo na nabubungian ng bearing, ng gear, o ng pinion gear, at hindi nag-i-stock up. Diba, nag-i-stock up kasi ito, ayaw umikot. Kasi napapabayaan. Iwasan natin ang na mapabayaan. Kailangan ang gear oil ng ating differential ay laging na sa level. Tandaan po natin, laging na sa level. Lagi siyang nasa level. Lagi siyang nasa level. At pangalawa, kapag may mga leak, yan, mga leak doon sa keril ng ating mga drum brake, may mga leak, nakakaroon ng leak yan, kailangan maging aware tayo doon kasi nababawasan yung gear oil ng ating differential. At kapag nabawasan yan, siyempre nagiinit ito ang ating mga gear ng ating differential, at doon napupudpud, nagiinit, siyempre kulang sa gear, papupudpud talaga yan, magiinit. At pag napabayan ng gusto, mag-stock up. Diba, napupudpud talaga, napupulbos ang gear ng bearing. Yan po ang nagiging cost ng pagkasira agad-agad ng differential. Dapat lagi kung nasa level ang gear oil ng ating differential, ano? Huwag hayaang may leak ang gear oil dito sa pinion, sa bearing, para tumagal ang ating differential ng ating mga sasakyan. Okay? Salamat kung nagustuhan nyo ang ating video patungkol dito sa differential. Sana nakakapagbigyan ko ng kaalaman patungkol, kahit konti lang mga kaalam. Sana matulungan nyo rin ang aking channel, no? Paki-subscribe po at paki-click na rin ang bell button ng ating channel. Maraming salamat po mga kaalam. At ito si Maalam TV, daig ng maalam na tao, ang taong may alam. Daig ng taong maalam, ang taong may alam. Salamat. Bye.